Atin pong alamin kung magkano ang general minimum wage rate in Canada. Yung galing po sa federal, magkano po, at saka yung galing sa different provinces, iba-iba po yan. Kailangan nyo po itong malaman nang magkaroon po kayo ng idea kung magkano ba talaga yung magiging minimum per hour mo sa pupuntahan mong province dito sa Canada. So nandito po sa akin ngayon, mga kaugat, yung legit na official minimum wage. Legit po yung source na pinagkukunan ko po nito. At saka may pabonus na rin po ako, mga kaugat, sa video ito, kasi ilalagay ko po yung link ng official website na kung saan pwede po kayo makapaghanap ng trabaho dito sa Canada. Itong website po na ito ay may registered 200,000 employers at saka around 84,000 job postings na ina-advertise po monthly sa website na ito. Kaya stay tuned po, don't tune out, at saka mag-subscribe na rin po kayo, mga kaugat. So ito na po, mga kaugat, no, yung current and forthcoming general minimum wage rate dito po sa Canada. So from federal po, ang current wage per hour is sa ngayon is 15.55. It will set to increase on April 1 this year to 16.65. Take note po, mga kaugat, sinasabi po dito na an employee should be paid at least the federal minimum wage. And if the minimum wage of the province or territory where the employee usually works is higher than the federal minimum wage, the employer is to pay the higher minimum wage. So sabay provinces na po tayo, mga kaugat. Take note that may 10 provinces po dito sa Canada at saka 3 territories. Magkaiba po yan ng minimum wage per hour. So sa Alberta province po, may wage rate po sila na $15. But they set to increase on October 1, 2023, this year, maging $15.30 na po. Next province, British Columbia. So ang minimum wage rate po nila per hour is $15.65. So next, sa Manitoba province po tayo. This year, magkakaroon po ang Manitoba province ng increase sa per hour rate nila. As of now, current rate po nila per hour is $13.50. So by April 1, 2023 this year, magiging $14.15 na po. At saka by October 1 this year is magiging $15.30 na po. Sa New Brunswick province po tayo. Ang current rate per hour po nila is $13.75. But they are set to increase on April 1 this year, magiging $14.75 po yung per hour nila. Newfoundland and Labrador province po tayo. This year, magkaroon po sila ng 2 increase. So, ang current rate per hour po nila is $13.70. So, they are set to increase on April 1, 2023, magiging $14.50. And pagdating ng October 1, 2023, magiging $15 na po yung per hour rate nila. Then sa Northwest Territories po tayo, yung current per hour po nila is $15.20. So walang nakalagay, no, na kung kailan sila yung next increase po nila. So next province is Nova Scotia. So sa Nova Scotia, magkaroon din po ng 2 increase this year. So yung current per hour rate po nila is $13.60. Magiging $14.50 po on April 1, 2023. Tsaka by October 1, 2023, magiging $15 po. Dito po tayo sa Ontario province. As of now, $15.50. And will set to increase on October 1, 2023, magiging $16.55 po ang rate nila. So sa Prince Edward, as of now is $14.50 per hour. And by October 1, 2023, magiging $15 po yung per hour nila.
So, punta po tayo dito sa Quebec province. So, as of now, minimum wage per hour ng Quebec is $14.24. And will set to increase on May 1. Magiging $15.25 na po this year. So, punta po tayo sa Saskatchewan province. So, as of now, mayroon po silang $13 per hour. And will set to increase on by October 1, 2023, magiging $14 po. At saka by October 1, 2024, magiging $15 po yung per hour rate nila. Sa Nunavut Territory, meron po silang $16 per hour. And lastly, sa Yukon Territory po, meron po silang current $15.70 per hour. Tsaka magkaroon po sila ng increase on April 1, 2023, magiging $16.77 po yung per hour rate nila. Tandaan niyo po mga kaugat, no? Marami pong mga companies na nagbibigay po ng mahigit pa sa minimum wage ng isang province. Kasi kinukompensate din po nila yung cost of living ng isang province. Kaya, like katulad ko sa trabaho namin, sa company namin, ay yung company namin, actually yung dito sa Quebec is $14.25 per hour lang po yung wage dito. Pero yung company namin is nabibigay ng more than pa po dito. And mga kaugat, ito na po yung link ng official website na pwede po kayong magkaroon ng makapaghanap ng mga employers dito po sa Canada. Ayan po mga kaugat, no? Maraming salamat po sa pagbisita sa channel ko. Sana po ang mga impormasyon na tulad nito ay nakatulong po sa inyo. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like at pakishare na rin po sa videong ito. Thank you very much once again. Bye-bye hanggang sa muli.